Seguridad at ginhawa ng mga mananakayan ang mga pangunahing isyu na tinalakay dito sa Kongreso sa pagdinig ng Komite ng Transportasyon tungkol sa paghahanda ng gobyerno para sa nalalapit na Semana Santa. Una nang tinanong si LTFRB Chairman Martin Delgra kung sapat ba ang bilang ng mga public utility vehicles para sa buhos ng pasahero sa Semana Santa. Bagay na hindi direct lang sinagot ni Delgra, pero bilang tugon ani Delgra, nagbigay na ng special permit ang LTFRB sa mahigit 1,100 bus units para matugunan ang kakulangan ng sasakyan sa ilang ruta. Dagdag ito sa kasalukuyang mahigit 8,000 registered provincial buses sa buong bansa, ayon ito sa datos ng LTFRB. Ayon naman kay LTO Chief Edgar Galvante, nagsagawa na sila ng pag-uusap kasamang ilang PUV operators at drivers. Isa sa mga naging bilin ng mga mambabatas na dapat ay nagsasagawa ng inspeksyon ng mga unit ang mga operator bago sila mag-deploy ng sasakyan. Dapat nakapagpahinga at handa rin daw ang mga tsuper. Pinag-usapan din ang sistema ng pag-aasikaso ng mga pasahero bilang ng mga or bilin ng mga mambabatas sa mga operator ng bus at ferry na ayusin ang sistema ng pagsusulat ng manifesto at pagsasakay ng pasahero para maiwasan ang mahahabang pila at pagkakaantala. Matatandaan na nagsagawa ng inspeksyon sa mga pantalan, bus at mga barko na bahagi ng tinatawag na RORO o roll-on, roll-off service ang mga mambabatas. 11 araw ang itinagal ng inspeksyon na ito na nagsimula noong March 27. Mga pantalan sa Batangas, Oriental Mindoro, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro at Davao City ang ilan sa mga sinadya ng inspeksyon. Pinag-usapan niya kanina ang mga nakitang pagkukulang ng mga ahensya ng gobyerno at maging ng mga operator. Isa na rito, ang kawalan ng maayos na palikuran sa mga terminal at travel stops. Bagay na nais i-endorso ni Sarmiento sa Committee on Public Works and Highways ng Kongreso. Pinky?